Kinilala ang bayan ng Pahin sa Laguna dahil sa mahulay at mahabang selebrasyon sa Birhen ng Turumba. Pero sa isang sulok ng simbahan, nakapako ang isang imahe ni Kristo na may mayamang kasaysayan. Hindi kagaya sa ibang simbahan, walang santo entyero sa pakil. Ang Kristong nakapako kasi ang siyang ibinaba at ibinuburol tuwing Biyernes Santo. Dahil pagmamayari ng simbahan ng imahen, may dalawang pamilya lamang sa bayan ang nangangalaga nito. Tinatawag silang inkargado at isa, si Sister Teresa, sa mga ito. Tuwing Biyernes Santo, yung lahat ng mga pangangailangan ng Crucified Lord ay ang mamamahala ay yung inkargado. Kasama dito ang pailaw sa andas, mga bulaklak, mga kumot na gagamitin, yung ipapahid sa kanya na balsamo. Naiiba daw ang tradisyon ng mga tagapakil tuwing Semana Santa, simple at taimtim. Gumagawa ng mga kubol ang mga tagapakil na siyang paghihimlayan ng Santo Kristo. Bawat kubol ay may insensong gawa sa balat ng lansones. Mabango daw kasi ito pag pinausukan. May isang lalaki na pinipili yung taon-taon na malakas ang boses. Sasabihin niya, Señor, misericordia, Señor. Ang tao naman ang sasagot. Sasabihin nila, Señor, misericordia, Señor. Tatlong beses yon inuulit. Merong magbublo ng horn. Parang signal yon na the procession, the funeral procession will move on. Malaking misteryo ang pagkakagawa ng imahen. Noong araw daw kasi, isang lalaki ang pumunta sa kumbento at nagpresintang gumawa ng imahen ng Kristong nakapako. Ang kailangan lamang daw nito ay isang kwarto na maaaring gamitin sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Noon daw panahong yon, yung mga matatanda na mga tagapakil, gusto nilang maniwala na si Jesus Christ mismo yung pumunta para gawin yung kanyang replika as the crucified Lord. Pinaniniwalaan ding milagroso ang imahen. Isa na nga si Nanay Asen Vito sa nagpatunay nito. Choir master si Nanay Asen sa simbahan, pero hindi niya inakalang darating ang araw na mawawalan siya ng boses. Sumailalim sa medication si Nanay Asen, pero di umano, walang pagbabago at hindi pa rin siya nakapagsalita. Kaya naman ang Santo Kristo ang kanyang naging sandalan. Sabi ko, Lord, hindi po ako naniniwala sa mga paganito, pero this time, kayo lang po ang magiging pag-asa ko. I want to teach the children how to sing. I want to lead them. Pero paano po ako makakapag-lead? Paano po ako makakapagturo kung ganito yung boses ko? Basta every time na pumunta akong simbahan, inihipo ko na din yung handkerchief ko, tapos inyari ko, yumaya po sa dun sa paanya niya. At talagang finifeel ko na, alam ko na pagdampi ko sa inyo, yung lahat ng strength niyo, ng mighty power ninyo, lahat ng mga na pwede ninyong mapaigi sa akin, ay paggagalingin niyo ako. Makalipas nga lang daw ang 1 linggo, bumalik na ang kanyang boses at agad nang bumalik sa pagtuturo. Kaya naman lubos ang kanyang pasasalamat sa Santo Kristo. Ngayong Semana Santa, hindi lamang ang paggunita sa pagpapahirap ni Kristo ang ating ginugunita, kundi pati na rin ang mayaman at makulay nating tradisyon.